kapayapaan. Purihin siya ang ikan at papurihan magpapuluhan. Kanyang langit at lupa, kanyang araw at buwan, di kanyang mga isla't ibon, mga karagatan, may isang banal at iilang kanyang lalan, ang lahat ng ikala ay mabuti. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paipakaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng 31 na linggo ng kanilang panahon ng palangtaon ng ating pagdiriwang. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob ng Basilica Minor at pamansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga amin na mahal ko mga kapatid, sa sulat ni San Pablo taga Pilipos ay kanya pong tinuturuan at tinatawag ang mga nanalig sa ating Panginoong Hesus na sila na mga Kristiyano ay dapat mamuhay sa matuwid. Sa ating Ebanghelyo, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na ang tunay na tagasunod o disipulo sa Kanya ay dapat magsentro sa Panginoong Diyos na maski ang pamilya ay hindi dapat pahalagahan, manguna dapat ang sa Diyos. Pero kung minsan sa buhay natin, tayo ay nag-aalinlangan sa ating pananalig sa Diyos at sa ating paglilingkod sa Kanya. At dahil sa ating karupukan at kahinaan tayo nagkasala, kaya iminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga minamahal,
higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan, sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang tutol at pagtatalo upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng talang nagniningning sa kalangitan, samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo, ay may pagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Ikinagagalak ko at hinahatian ko kayo ng aking kagalakan. Kung ang dugo ko man ay maging handog bilang kaganapan ng paglilingkod ng inyong pananampalataya sa Diyos. Kung magkagayon, dapat din kayong magalak at hatian ninyo ako ng inyong kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib, kanyang iniingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at iyong patnubay niya ay mata mo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang totoo kalawag ng Espiritu. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi,
hindi maaring maging alagad ko ang sinumang umibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sasalin niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng kanyang saling cross at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka may lagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya ay kukutyain ng lahat na makakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi naipatapos. O sinong hari na makipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna upo at pag-aralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng 31 na linggo ng karimong panahon ng panuntaon ng ating pagdiriwang, at ang ating pong paksa o tema ay ang pagiging alagad. Ang salitang pagiging alagad o alagad sa salitang Hebreo ay talmed. Pero ang ating mga pagbasa ay nakasulat sa Bagong Testamento. Sa Bagong Testamento, ang ginagamit ay ang salitang koinokonagrigo, grigo o lumang grigo. 20 salita ang ginagamit sa koinokonagrigo tungkol sa alagad. Matitis at apostolo. Pero dito sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 14, ang ginagamit po na salita ay matitis. Doon po tayo sa pagiging alagad na tinatawag sa Latin, discipulos, o sa English, disciple, sa ating salita, alagad. Ang alagad ay siya pong, kung tingnan natin ang disipulo, ay mayroon pong gawain na i-control, ayusin ang kanyang buhay o kanyang sarili. Kaya nga, sa ating unang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa Kapilipos, Kapitulo 2, Versikulo 12 hanggang 18, na sinasabi ni San Pablo, magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan, sapagkat ang Diyos ay magbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. At ang pagnanasa ay mangyari lang kapag walang tutol, walang pagtatalo, at sila'y maging uliran na mga disipulo. Ang pagiging disipulo, ang pagiging alagad ay panawagan sa ating lahat. Hindi lang po sa mga apostol ng ating Panginoon, hindi lang po sa 72 na disipulo. Kung atin pong tingnan sa Biblia,
Maraming beses po na ulit ang salitang alagad ng Panginoon o kaya disipulo, 261 times, 261 kabeses na ulit ang paging alagad. Ibig sabihin, mahalaga o importante sa tao. At dahil malaga, dapat mo nating tingnan ano ba ang kaibahan sa disipulo at apostolis. Ang matitis o disipulo ay isang estudyante. Laging natuto sa turo ng master. At walang ibang master, ang teacher, ang ating Panginoong Hesus. Ang apostolo ay mula sa salitang apostolin, pinadala ng isang misyon. So, ibig sabihin, ito yung kaibahan. Ang mga apostolis, 12 ng mga apostolis, sila yung mga mensahero, sila yung mga tagapagdala ng mensahe na mga misyonero ng ating Panginoon. Samantala, ang mga disciple, ang mga disipulo, ang tinatawag na talmid o matitis, ay ang mga nag-aaral sa salita ng Diyos, nagninilay nito at ninanamnam nito at inaalam nito ano ang buod o tunay na kahulugan ng salita ng Diyos at isinasabuhay ito. Kaya tatlong paraan po ang magiging alagad o disipulo. Una, ang pagsunod sa ating Panginoong Hesus na mayroong pagsuko sa buong sarili. So, hindi lang pagsunod, pagsuko sa buong sarili. Kaya sinasabi sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 14, Verso 25, sumusunod, na dapat ang magiging alagad ay yung umibig sa ating Panginoong Hesus ng higit pa sa pamilya, ng higit pa sa sariling buhay. Sapagkat ang hindi umibig sa ating Panginoon ng higit pa sa kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya o kanyang sarili, hindi siya karapat-dapat maging alagad ng Panginoon. Kasi kuminsan, nasabi ng iba, ay hindi muna ako makasimba dahil may trabaho ako o may inalagaan ako sa bahay, eh bakit hindi mo dalhin ang inalagaan mo? O dili kaya, pag ikay may trabaho, tingnan kung anong oras kay makadaan sa simbahan at anong oras ang pagsimba ang kayanin mo. Sapagkat mayroon tayong kasabihan na pagka gusto mo, maraming paraan. Ngunit kung ayaw mo, maraming dahilan. Huwag tayong namang magdahilan na upang makapagsabi lang tayo na hindi makapagsimba o hindi lumapit sa Panginoon. Pangalawa, ang pagiging alagad ay ang pakipamuhay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus o siya ang sentro ng buhay. Na ibig sabihin, hindi na yung sentro ang ating sarili, hindi na sentro yung pamilya, hindi na sentro yung politika, hindi na sentro yung ekonomiya o hanap buhay, hindi na sentro yung mga material na bagay na inais mo. Ang sentro ay ang ating Diyos, ay sentro ay ang ating Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, ang Diyos dapat ang manguna. Ang Diyos ang dapat manguna. Ang Diyos dapat ang sentro sa buhay. Pangatlo, ito ay nangahulugan din ng pagtatalaga sa sarili ng buong buo sa Diyos. Kasi kung minsan atin pong makikita na mayroon pong dalawang klaseng Kristiyano, yung tinatawag na sunshine Christians, yung mga Kristiyano na ng tag-araw na nagsimba lang kung may araw at sa panahon ng tag-ulan at bagyo, hindi na Kristiyano.
O kaya kung ayos lang okay ang buhay, kaya sunshine ay magsimba. Pero kapag hindi, sisihin pa ang Diyos. Dapat magkaroon tayo ng tunay na pagtatalaga sa sarili natin sa Panginoon. Yun naman ang kahulugan ng ating binyag na nangako tayo na buong-buo ang ating pananalig sa Diyos. Kaya ulitin ko po itong tatlo para ating masundan. Una, ang pagsunod sa ating Panginoon ng buong-buo na sinasabi ng ating Panginoon na iwaksi mo yung sarili, pasanin ang cross at sumunod sa akin. Ito yung sinasabi niya, Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, Versikulo 24. At pangalawa, ang pakipamuhay na nasentro kay Kristo. At pangatlo, ang ating pagtatalaga ng buong-buo sa ating Panginoon Diyos. Naway, siya nga ang Panginoon ng ating mga puso at isipan. Naway, tayo na naging alagad dahil sa ating binyag ay magpapahayag ng pagiging Kristiyano 24 oras, 7 araw sa isang linggo, at buong-buo, hindi lang na tayo Kristiyano dito sa loob ng simbahan, Kristiyano tayo sa buong buhay at bawat saglit ng buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo kay Kristo ng hindi pabago-bago at makatugon sa mga hamon ng pagiging alagad. Atin pong itutugon sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patuloy na magpakita ng tunay na pagiging alagad, manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Atin nawang iwaksi ang pananalig sa mga material na kayamanan at matagpuan ng tunay na katatagan sa Diyos, manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi tumalikod sa mga pagsubok at sa halip, harapin natin ang mga krus na dumarating sa ating buhay. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may pinapasang krus sa katawan, isip, o sa espiritual na paghihirap, naway matutong lumakad sa mga yapak ni Kristos. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kapatid na nagpasan ng krus ni Kristo sa mundong ito, naway maging maligaya na sa walang hanggang kasiyahan sa langit. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, alam mo ang marami at iba't ibang pangangailangan namin sa buhay na ito. Bigyan mo kami ng tapang upang pasanin ang aming cross at sumunod sa mga yapak ng iyong anak. Nalangin namin ito, pangitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Oh,
tumayo po ang lahat. Manalangin, kapatid, upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat niya kay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin na nakikinabang ay kami ring yung pinakihirapan sa pamitan ng anak namin na mahal. Kaya kaisa na manghel si siawit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbubungi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal, makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparehan. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming naimlay, na may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo rin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang gawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. 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 Sa tagubilin na marigaling na otos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayong kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at kalisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magpaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service bukas November 7, 2024, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage 2024. Halina tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo kasama ang ating kadiboto ni si Father Robert Arellano, LRMS, sa darating na November 26 to 28. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Paris Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-819-5959. Para sa iba pang impormasyon, ito po ay limited slots only. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumawat ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa galing ng aming hiram na buhay. Kung kabang loob po kaming nanalangin at kami ng makaawang kaluluwan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito, sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kariyan sa langit. Kapayapaan kailanman ay gawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag naman sila sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay manaugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan na ang inyong panalangin ay ringgin ang poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong tayo sa kapwa nating mga nangailangan at mga mahirap. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat na naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin na may ang Diyos, ay magpapala sa inyo na buhayang siksikliglig at nag-uumapaw. Ang pagiging alagad, una sa lahat, ay ang pagsunod ng ating Panginoon ng buo, ang pakikiisa sa Kanya na siya maging sintro ng ating mga puso, buhay, at tahanan, at ang pagtatalaga ng buong buo ng ating sarili sa Diyos. Naway, Siya ang sentro ng ating buhay. Ngayon na po, ang pagbasbas. Mangyari po lamang ito sa bagya, mga ibagay na basbasan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pahala pong Isus Nazareno, hinihigmo sa ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo kilingan ng kanan, nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itong naloob na tinatanam. Paspasan niyo po ninyo ang mga daramimahin, dasal at mga bagay-bagay. Paspasan niyo mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na maalala ang pangako sa binyag na ikaw at niibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumay kayong taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ping. Thank you.